Magandang hapon, magandang hapon, magandang hapon sa inyong lahat. Ang video kong ito ngayon ay tungkol sa aking karanasan dito sa ibang bansa, dito sa Kuwait. Nandito ako sa Kuwait ngayon. So, magsasyam na taon na akong hindi nakauwi sa pamilya ko dahil sa sama ng loob ko sa asawa ko. Kaya hindi na ako umuwi, at isa pa, yung kinikita ko dito ay hindi sapat. Ang kasaysayan ko dito sa Kuwait sa siyam na taon ngayon, sasabihin ko sa inyo, at para na rin na makapagbigay inspirasyon na rin, inspirasyon ano ba, sa mga baguhan pa at yung mga gustong mag-abroad ngayon, sa inyo mga bagong apply pa lang kayo, ito lang masasabi ko sa inyo: kailangan buo ang pasya ninyo na pupunta ng ibang bansa, o kahit saang bansa man kayo ang destination ninyo, kailangan buo ang loob ninyo, at kaya ninyong tanggapin kahit anuman ang mangyari sa inyo. Katulad ko, nasa ano lang naman yan, nasa fighting spirit lang naman yan, nasa tibay na lang naman yan ang loob natin. Nakapag-aral ka man o hindi, pareho lang din yan. Kasi ang ibang Arabo hindi naman marunong mag-English pagdating na pagdating mo. Yung iba naman marunong, kasi ngayon, sa bagay ngayon, nakapag-aral na rin sila. So, marami na rin may mga trabaho sa kanila. Ang may kikwento ko ngayon sa inyo ang tungkol sa karanasan ko dito sa Kuwait. Pumunta ako ng Kuwait 2012 ako pumunta ng Kuwait. Ang unang amo kong naabutan ko, yung nagbisa talaga galing sa akin sa Pilipinas, 4 na buwan lang ako doon. Kasi ang amo ko rin nagluluto, 2 kaming Pilipina. Pero yung amo naming babae ang nagluluto. 7 sila. Pero iisa lang ang manok na niluluto niya. Pagkakain sila, ubos nila yun eh, kasi 7 sila. Ang pagdating namin, pagka amin nakakain, ang matitira na lang sa amin ay kanin na lang, wala na kaming ulam. So tinitiis namin nung kasama ko na magsasabaw kami ng tubig at saka asin. Hindi rin naman kami makapagkuha ng itlog kasi sarado yung mga ref nila, nakakandado. Kahit prutas, kahit isang pirasong prutas, hindi kami pwedeng kumain. So, nagtagal ako doon ng 4 na buwan kasi ex-abroad na rin ako, galing na rin ako ng Qatar, kaya marunong na rin ako magsalita ng Arabo pa konti-konti. So, nag-away kami ng amo kong babae. Sabi niya sa akin, pag gusto ninyong kumain ng ulam, ayan ang maliit na ref, bibigay ko sa inyo, may sahod kayo, bibili kayo. Hindi na kami nakapag-discuss kasi gusto ko rin na tatagal doon, kasi yung pinunta ko dito ay trabaho. Kaya tinry namin na kami bibili ng ulam namin nung kasama ko. Pag sahura namin yan, nag-grocery yung amo namin, pati kami nag-grocery na rin. Ang binibili lang namin is noodles lang, hotdog, nuggets, basta yung mga pang frozen lang yung binibili namin, at saka itlog. Bibili kami ng 2 tray na itlog para aabot pa yan sa sahura na naman. Hanggang sa hindi na ako nakapagtiis mga langga, nagpaalam akong umalis. Nag-away kami ng amo ko. Hindi nila ako pinapaalis. Haywan daw na kayes na Pilipini daw. Sabi ng amo kong babae, buti ba baguhan na lang ang kinuha mo, hindi ka kumuha ng ex-abroad, kasi ganyan daw yung ugali. Talagang makikipag-away daw talaga. Hindi nila ako ihahatid sa agency, kaya dinala ko yung mga bag ko. Ngayon sabi ko, ihahatid ninyo ako o hindi ninyo ako ihahatid, aalis ako, pupunta ako ng embassy, sasakay ako ng taxi, may pera pa naman akong pamasahe.
So kaya sabi ng amo kong lalaki sa anak ng doktor na lalaki, sabi niya ihahatid na lang natin hanggang sa hinatid ako nila. Nagsabi ako doon sa agency pagdating namin, sinabing bakit ganoon, bakit kung gusto kang umalis sa mga amo mo, sinabi ko lahat-lahat. Hanggang sa iniwan ako nila doon, binayaran ako ng agency ng 800 that time na yun. Mura pa, 800 pa, 2012. So binayaran ako ng agency, hinanapan ako ng ibang employer. So sa isang linggo kong pagtira doon sa agency, kung saan saan ako nakarating na bahay, mayroon ako 2 araw, 3 araw, pero wala akong nahawakan kasi kahit 5 centavos, kasi sa agency na yun sila ang kukuha. Kasi sa pagkain mo, sa pagtulog mo, nandoon ka na sa accommodation ng agency. Marami kami doon na mga binalik, hanggang sa nakatagpo ako ng amo ko, 4 ang anak niya. Mabait naman sila at hiningi ko sa kanila na bibigyan ako ng cellphone. Yun lang ang hiniling ko sa madam ko. Binigyan naman ako na nila ng cellphone. Nung nagkasahod ako, bumili ako ng sarili kong cellphone. Hindi naman ako inanuhan ng amo ko. So, mabait naman ang amo kong lalaki, babae, 28 pa lang ng sahuran, talagang magsasahod na kami. Nalilibang na rin ako doon kasi nakakalabas-labas ako, pupunta ng eskwelahan, maghahatid ng mga bata sa kinder. So, nalilibang-libang na rin ako. Pero, mayroon pang isang nangyari sa akin sa bahay na yun na talagang hinding-hindi ko makakalimutan. Hanggang ngayon, siguro hanggang sa pagkamatay ko, talagang hindi ko makakalimutan. Dahil ang time na yun ay talagang konti na lang at madidisgrasya na ang mga bata at madidisgrasya na rin ako. Ganito kasing nangyari, guys. Habang nagluluto ako, naglalaro yung mga bata sa kusina kasi nasa second floor lang kami, flat lang yung ano ng amo namin. Hindi talaga nagre-rent lang sila. So hanggang nagluluto ako sa kusina, hinayaan ko yung mga bata nanonood ng TV doon sa sala. Ang kwarto ko is nandoon sa sala siya. Kumbaga division lang siya doon sa sala. So ang ano namin, ang bintana namin ay full talaga yan, siya na salamin doon sa kwarto ko. Wala namang lock yung kwarto ko Ang ginawa ng mga bata, tinanggal nila yung tape na dinikit lang kasi ng amo ko ng tape. Tinanggal nila ng paisa-isa nang hindi ko na malayan kasi busy ako ng luto. Hindi ko naman akalain na tatanggalin nila yon. Tinanggal nila ng paisa-isa yung tape. Kumuha siya ng yung 4 na taon, kumuha ng bangko, inakyat niya. Nung naakyat na nila yung natanggal na yung lahat ng mga tape na pangdikit ng nanay niya, binuksan niya ang pinto. Binuksan niya ang bintana. So pagkabukas na doon sa bintana, kinuha nila yung mga gamit ko, yung mga cream ko, yung mga unan ko, yung mga blanket ko, lahat pinanghulog nila doon sa baba. Takang-taka ako, nasaan na yung mga bata nanonood ng telebisyon? Naririnig ko na lang tawanan sila ng tawanan. Hindi pala, lahat ng mga gamit ko doon, hinulog na nila. Nung sinilip ko sila, pumunta ako doon sa may sala, sinilip ko sila, kitang-kita ko silang lahat panahulog na yung mga lahat ng mga gamit ko. Alam nyo, ang ginawa ko sa sobrang takot ko, kinalma ko ang sarili ko at dahan-dahan akong lumapit sa mga alaga ko na hindi nila ako namalayan. Paglapit ko sa kanila, yakap ko talaga silang dalawa. Niyakap ko silang dalawa kasi sobrang takot ko na pag may nangyari sa kanila o isa sa kanila na hulog, kung naitulak ng isa, talagang pag mamamatay yung bata, papatayin din ako. Kahit hindi naman mamamatay yun, talagang papatayin din ako ng amo kong lalaki. So hanggang ngayon, hindi ko yan makakalimutan. Hanggang ngayon, dala ko pa rin yung takot na siguro pag may nangyari sa mga bata na yun, siguro wala na rin ako ngayon. Isa na rin akong bangkay at bibitayin na rin ako kahit hindi ko kasalanan. Sinumbong ko agad yon sa amo kong babae. Sabi ng amo kong babae, maalis daw, maalis. Hanabat sa, sabi niya, pasensyahan na kasi mga bata daw yun. Sabi ko, madama, sabi mo lang pasensyahan kasi sabi ko, buhay yung mga anak mo.
Eh paano, sabi ko, pag tinulak nung kuya niya yung bunso mo, kung anong nangyari sa kanila, bakit? Sabi ko, sabihin mo bang maalis-maalis? Hindi, sabi ko. Papatayin din ninyo ako. Pero mabait nga yung amo ko, hindi na lang din siya nagsalita. Hinayaan na lang din ako. Habang nakikita niyang, habang nagsasalita ako, umiiyak ako at nanginginig ako sa takot. Sabi ko, gusto ko pang makita ang mga anak ko, madam. Ayaw ko pang mamatay dito. Pumunta ako dito para magtrabaho, hindi para mamamatay lang. Sabi ko sa kanya. Kaya nung matapos ang kontrata ko, umuwi na ako. Umuwi ako ng agency. Hindi ako umuwi ng Pilipinas dahil sa sama ng loob ko sa asawa kong nag-asawa ng iba at ubos niya yung lahat ng pera ko. Pinadala ko sa kanya. Kaya hindi na rin ako umuwi. Pumunta ako ulit ng agency, binenta rin nila ako doon kahit tapos na ako ng kontrata 2 taon sa kanila, binenta pa rin nila ako. Daga lang mga langga ang Arabo kahit na mabait yan. At pera pa rin ang iisipin niya. Kaya kahit tapos na ako sa kontrata, hindi nila ako ni-release ng free. Binenta pa rin nila ako. So napunta naman ako ng Kaifan para hindi mahaba yung oras natin. Napunta ako ng na may nakakuha naman ako, sa akin ng sa Perdos naman ako napunta. May day off ako doon. Walang mga bata na maliliit, malalaki na ang mga anak. 7 anak niya pero puro malalaki na. 4 na babae, 3 lalaki ang mga anak niya. Pero puro malalaki na eh. Nag-aaral na silang lahat. Hinahatid-hatid ko na lang yung mga dalaga sa eskwelahan. Sa madaling salita, mayroon kaming kapitbahay na 2 Pilipina. Galing din ng pulumulok yung 2 Pilipina na yun. Wala silang, hindi sila nakakalabas kahit magtapo ng basurahan. Binabantayan sila. So, nagpabili sila sa akin ng SIM. Binilihan ko naman din sila ng SIM. Kung baka tago-tago kasi hawak ko yung civil ID ko doon sa pangatlong amo ko. So, ngayon nung nagsumbong yung alaga nung isa, nalimutan ko ng pangalan sa tagal na. Nalimutan ko ng pangalan. Ang isa lang natandaan ko si Sharon. Basta si Sharon yung isa. Yung isa, hindi ko na natandaan yung pangalan niya. Natandaan ko lang yung isa kasi kapangalan ni Sharon eh. Ngayon, ang nangyari, nagsumbong daw yung alaga niyang maliit na pinalo daw niya. Kaya alam niyo yung ginawa sa kanya ng amo niya. Pinarusahan siya. Nilagay siya doon sa sala. Kinandado ang sala. Nasa rooftop. Hindi siya pinapakain, hindi siya pinapalabas, doon lang siya. Hanggang sa nagsumbong sa akin yung isa ate, kay ganito, ganun si Sharon, kinulong nila. Sabi ko, i-text mo si Sharon, i-text niya ako at tatawagan ko, yun ang komunikasyon namin, magkaharap talang yung bahay namin. Police ang amo ni Sharon ha, police yung amo nila. Nagtatawagan kami, binibilihan ko siya ng load, sinasabi niya sa akin, sabi ko, abangan mo lang, antayin mo lang, sabi ko na baka pababain ka rin, labibigyan ka rin nila ng pagkain. Hanggang sa gabi na, pinababa nila, doon naman siya kinulong sa sala sa baba. So, sabi ko sa kanila, maghanap kayo ng plies at ipa-plies ninyo dyan sa bintana at tutulungan ko kayo makalatakas papuntang embassy that time na yan. Sabi ko sa kanila, kailangan mamayang gabi, sabi ko, makakalabas na kayo. At sabi ko, huwag na huwag kang dadaan sa milikod ng bahay dahil nandyan yung mga binatang, mga alaga ko. Pagka-alauna ng madaling araw, hindi ako natulog. Hindi nila pinakinggan yung sinabi ko na sabi ko sa harap kayo dadaan. Dumaan sila sa likod. Dumaan sila sa likod at nakita sila ng mga alaga ko. Kaya sinundan silang dahan-dahan at nakita nilang pinapasok ko doon sa loob ng bahay namin at tinala ko sila sa rooftop doon sa kwarto ko. Kasi ang bala ko madaling araw, tatawagan ko yung kakilala kong taksi para masundo sila. Hindi pa uminit yung upo ng 2 bata doon sa may kwarto ko, kumatok na agad yung anak ng mga amo ko. Sinabi nilang, Nur,
buksan mo ang pinto, alam namin may tao kang pinapasok. Sabi ko, wala akong taong pinapasok. Sabi niya, ilabas mo na, Nor, parang awa mo na, ilabas mo na yung mga bata, para, sabi nila, wala nang gulo at hindi ka namin sasaktan. Basta ilabas mo lang kung sino yung mga taong pinapasok mo. Kaya ako naman, nataranta na rin ako. Pinababa ko na rin yung mga bata at sabay-sabay na rin kaming bubaba. December pa yun, ha, December 26, kapapasko lang eh. Bumaba na kami. Pagkababa namin, dinala kami doon sa sala, doon kami nag-usap-usap. Pagkatapos na mag-usap-usap, paglabas nila, kinanado kaming lahat. Tatlo kami doon, hindi naman kami makalabas. Kasi nga, nakakandado kahit yung ano namin, yung salamin sa may sala ay bintana namin ay may mga rehas-rehas. Eh, hindi naman namin yung kayang tanggalin kasi bantay sarado kami. Alam nyo, nung ihing-ihi na talaga ako, doon na ako umihi sa sala. Sabi ng mga bata, ate, umihi ka na lang dyan. Hindi ko na talaga kaya eh. Pagka umaga, kinuha naman nila si Sharon, kinuha nung amo niya kasi tinawagan ng amo ko. Sabi ng amo ko, ihahatid mo ang mga bata sa agency. Kung hindi mo, sabi niya, ihahatid, ako mismo magsusumbong sa'yo. E, pulis ka pa naman, sabi ng amo kong lalaki. Pero never akong nakarinig sa amo kong lalaki ng galit. At saka sa isang anak niyang pulis na panganay. Never nila akong pinagalitan. Ang nagalit lang sa akin, ang nanay, at saka yung dalawang anak niya na puro pulis eh, nag-aaral. Pero nag-aaral pa sila ng pulis. Yun ang sobrang galit sa akin. Sabi pa nga nila, kahit na daw ang ahas daw, kahit bihisan mo daw, ay ahas pa rin yun ang tingin nila sa akin. Kaya nung kinuha sila Sharon, ako ang alas 11 pa ako ng tanghali kasi may trabaho yung amo ko, guro. So, alas 11 pa ako ng tanghali, hinatid sa agency. Sa agency naman, grabe ang kalbaryo ko. Mag-isang buwan din ako doon. Walang kaalam-alam ang pamilya ko sa nangyayari sa akin dito. Hinding-hindi ko pinapaalam dahil ayaw kong mag-aalala sila. Ang sa isip ko, kung oras ko na talagang mamamatay at tatanggapin ko yon. Hindi ko na inisip na makita ko pang pamilya ko. Sa isip-isip ko, kung ano man mangyari sa akin, tatanggapin ko ng malubag sa aking puso. Pero hindi ako tumitigil sa pagpe-pray. Nagpe-pray ako. Pero sabi ko, ala, pag oras ko na, wala na ako magagawa. Pag oras ko nang kunin mo na ako, wala na ako magagawa. Tatanggapin ko ng maluwag sa aking puso at never kong sasabihin sa pamilya ko itong mga nararanasan ko. Hanggang sa kahit saan-saan na lang akong lugar na napupunta, pag hindi ko nagustuhan yung amo ko, ibabalik ako sa agency, kukunin naman ako ng iba, babalik na naman. Hanggang ganun lang ang routine ng buhay ko. Hanggang sa nag-away pa kami ng manager na Mosre, ang may-ari ng agency na yun. Nag-away kami. Kaya nung nag-away kami, sinigawan niya ako, sinapak niya ako. Edi, nagsigawan na kami. Sabi ko, aalis ako dito, pupunta ako ng ibang agency. Kaya nung gabi nung dumating siya galing ng agency, kasi nasa accommodation kami, tinawag din niya ako. Tinawag niya ako, sinabi niya sa akin na pasensyahan mo ako. Simula ngayon, hindi na kita papapuntahin sa bahay. Hahanapan na lang kita ng matatrabahuan mo sa labas. At heto na nga ako. Nasa labas na ako ngayon nagtatrabaho. Alhamdulillah. Kahit gano'n nasapak niya ako, pero alhamdulillah. At hinanapan din niya ako ng amo sa labas. Ngayon nasa labas na ako nagtatrabaho, alhamdulillah. At buhay pa rin ako hanggang ngayon. Ang mga karanasan ko dito sa Kuwait, hinding-hindi ko makakalimutan nung nasa bahay pa ako. At alhamdulillah, ngayon malaya na ako dito sa labas. Thanks God, yung masasabi ko. Kaya kayo mga bagong pang mag-a-apply mag-abroad,
panoorin ninyo ang video kong itong hanggang dulo para kahit papaano may makuha kayong konting aral at tatag at tibay ng loob. Dahil nandyan na kayo, gusto nyong mag-abroad, so kailangan matibay ang loob ninyo. Kaya nyong tanggapin kahit ano ang mangyari sa inyo. Pero sa lahat ng nangyari sa buhay ko, never kong naisipang magpapakamatay. Never kong naisipang gawin yon dahil mahal ko ang mga anak ko, mahal ko ang mga apo ko. At gusto ko pang makita ang nanay at katatay ko, kaya tinibayan kong loob ko. Para sa inyong mga bagong nag-a-abroad pa lang, sana kasing tatag nyo ako at kasing tibay ninyo ako. Isa lang naman ang matatakbuhan natin dyan eh. Magpe-pray lang tayo kahit anong hirap natin. Kasi nandito tayo para sa pamilya natin. Para sa mga anak natin, di ba? So, kailangan lang natin ng tibay ng loob. Iyon lang masasabi ko sa inyo. Ito ang aking buhay. Sa 8 years o magna 9 years dito sa Kuwait. Ito ang aking kasaysayan. Maraming salamat sa inyo sa napanoorin nyo hanggang dulo itong video ko. Bye-bye na lang at good luck na lang sa mga gusto pang mag-abroad. Tibay ng loob at tatag ng loob lang ang kailangan ninyo. Go, go, go lang tayo. Go, 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 go lang tayo.